Screenshot, 1, 2, 3. Pamay na lang mga sir. Walang yaka, susi na lalasing sa'yo, ha? Asin susi? May isa. Lagyan mo nga doon, baka alam. Alright. Tapos may sir ba tayo? Vlog ko na to para pagkapirahan natin. Sayang eh. Ano tayo dito, Summer X. Ganda na ito, no? Pangarap ng motor, Summer X. Pataas, pinataas. Ito, pangkaraniwang issue. Ano, hindi sa issue, talagang yun yung bumibigay lang. Hindi makalama kung bakit. Ala yung blood screw. Summer X. Oh, hindi pa ito nakalock, boy. Yan mo. Ang problema ng ganito, lagi napugak. Parang mahago na... Pag mga, ilan takbo na nahagok ito, mga 60, ganun, no? 60, 70. O sa una pa lang. Masay na ataw mo, pumupugak, no? Mahagok, no? Mahagok siya. Kasi lagi na lang problema nito. Pare-pares lang kasi ito ng makina, yung Honda Beat. As ito. Ayan, lagi isa lang na-encounter natin dito na sira. Ito. Salarit, TPS. Yung maintindihan ko, nagpabili kasi ako nito sa isang customer ko sa Honda. Sinasabi, wala daw TPS sensor. Ewan ko, kung wala lang silang piyesa, ayaw lang gawain, o hindi ko ba... Handa. Kasi lagi yun ang problema nito eh. Marami na tayo nagawang ganito. So, ito yung code. Yan, meron siyang parts. Hindi pwedeng wala, nasisira kasi siya. So, bakit siya nasira? Siyempre, normal yan sa isang electronic na component na bumibigay. Ito kasing TPS nito, yung sensor natin, mapapansin nyo. Meron siyang, ngayon, pihitan sa loob. Yun. Doon, dito nakakonekta sa loob na yan, yung ating, ano, throttle cable. Pag ay pinihit mo, ito yung nagbibigay ng supply doon sa yung throttle body. Papunta doon sa yung ECU. Siya magbibigay ng command kung gano'ng araming hangin at gas ang ibibigay niya. So, ang purpose lang niya, ganito lang yan. Pag pinihit mo siya, yan. Habang pinipihit mo, ito nag-a-adjust yung loob na yan. Nag-a-adjust, umiikot yan. So kung familiar kayo sa mga electronic component, para lang siyang potentiometer. Yung alam niyo yung volume ng ano, yung volume ng amplifier, ganun lang yung ano nito, yung loob nito. Meron tong parang carbon na na habang pinipihit mo dito sa loob na 'yan, dumidikit siya ganun paikot. Doon mo doon nag-a-adjust yung resistance ng carbon, may carbon sa loob dito. Eh. So, ang nagbibigay sa iyo ng supply dyan para ma-adjust is yung resistance ng carbon sa loob. Yun, ganun lang siya kasimple. Hindi siya, pero siyempre sensor na yan. Sensor na rin yan. Kasi nga, electronic component ito. Hindi siya manual. Kumbaga sa carburetor, ano bang kapares na ito? Ito yung pinaka-bongbong o yung pinaka... Yung may karayom, yung kinakabit ng karayom, yun ang halos kaparehas ng trabaho nito. Yan ang, ang trabaho niya. Pag ito yung nag... Hindi... Pag kasi pinihit min throttle, syempre, bubuka yung ano. Boy, tingnan mo to, bubuka. Diba pagka nakakarb ka, pag pinihit min yung throttle natin, umaangat yung bumbong sa loob ng karburador, bumubuka yun para magbigay ng maraming hangin, magbigay ng maraming gas. So ito, pag ito nagluko, kahit na anong pihit mo, may part na mawala ng supply.
Dahil nga nawala na ng contact yung carbon dun sa loob. Mas madali naman daw pala dahil sa magbalikas ang umaga sa decarburador. Sabi na mas mahirap daw gawain yung FI kaysa carburador. Mas madali yung FI kaysa sa carburador na gawain. Kasi ito, per module ang palitan. Pag sira yung ganito, palitan mo lang. Tapos na. Hindi ka mga sa carburador. Baklas kabit ka, baklas kabit, tono, baklas kabit. Ito, hindi na. So, ang nagtotono na lang sa atin dito, konting adjustment, is yung diagnostic tool. Ayan. Pag naramdaman nyo na yun, na humagok, yung ganito nyo, hindi nyo na makakita ang problema. Nagpalit na kayo ng spark plug cap. Ayan. Tapos, ganun pa din. Nalinis na yung throttle body mo, ganun pa din. Kasi, pag wala ang diagnostic tool, ganun mangyara sa'yo. Manual na, hahanapin mo isa-isa. Pero kung may diagnostic tool ka, wala ka nang kailangan buksan dyan, sasalpak mo lang sa diagnostic port. Tapos, pihitin mo yung throttle. Nakikita mo na doon sa throttle position niya. Kita mo, pansinin mo, akit kasi yung from 0 to 74 dapat. 0 to 74 dapat yung magiging reading niya. Kaso, pag nakita mo na, na pagdating ng 60, 61, 63, biglang magdadrop sa 0. Yung na, pag nag-full throttle ka, 0 yung lumabas na reading doon sa iyong diagnostic tool. Matik yun, ito yung sira. No? Ito lang yung papalitan nyo. Magkano bilang mo, boss? 770. Ito kasi, original to eh. Tingin ko rig to. Pero meron kasi nabibili na to na replacement. Meron sa Shopee, 399. Ayun, nakita ko na siya. Meron 399, 450. Depende sa ano, syempre. Plus shipping fee, around 500. Replacement. O, dito ako na sa original. Kasi, konti lang naman ang difference niya. Marami tayo nagawa ganyan. Kahit nga bago eh. Meron ko nagawa na to eh. 3,000 lang tinakbo. Honda Click na 150. Dalawa na, yung nagawa ko ganito na 300 pa lang tinakbo. Nagda-drop na. So, pinalan ko pa. Kasi siyempre, ano yun, factory defect na ng parts. Sa parts na kasi, hindi naman din Honda gumagawa ng mga ganito electronics eh, di ba? Mga subcon. Mga subcon na lang na ano. Ang nagsusupply sa kadala ng mga parts kuminsan, supply. Hindi may iwasan yan eh, ganun talaga. Ayun lang, ito lang papalitan nyo. Screenshot, 1, 2, 3. Pamay na lang mga sir. Ayun lang, ito lang sira. Oh, ikaw, bumili ka na yung Honda mo. Naku! Naka, boy! Yung sirain. Shoutout mo muna yung jawa mo. Sa mga pag-student, yung jawa ko sa mga. Wow! Yeah, magandang jawa, nagpapa-birthday sana all. Iwain nila to.